Yung mga idol, kamusta? So matapos nga matagumpay na laban ng Unified World Champion si Naoya Inoue kontra sa Thailander na si Aram Depaen, kung saan nakuha nito ang panalo via brutal knockout sa kanyang pangatlong pagdepensa sa kanyang titulo. Bagamat nahirapan daw si Inoue na patumbahin at durogin kaagad itong si Aram Depaen sa ibabaw ng lona, hindi kagaya sa mga previews nito ng mga laban dahil may malawak daw na experience ang Thailander bilang Muay Thai fighter sa kanyang unang sports na nilalabanan. Kaya ganun na lang daw talaga katigas ang pangatlong ni Depaen Boy sa laban at umabot pa sa round 8 bago niya ito mapasuko sa bakbakan, na parang gustong sabihin ni Inoue Boy na kung sakaling iba daw makakalaban ni Aram Depaen, malamang hindi ito matuturog sa ibabaw ng lona. Bagamat parang hindi naman ito nabenta sa tubong ormok at mortal na karibal niya na si General Cuadro Olas Casimero, dahil ayon sa kanyang YouTube vlog inula na naman ang batiko si Naoya Inoue galing sa Pinoy World Champion dahil nasikmura pa daw di umano nito na labanan ang mukhang chopper o taxi driver na kalaban, kung hindi lang ang WBO World Champion ang sumabon kay Naoya Inoue, dahil pati ang kanyang mga sariling fans hindi natuwa sa pinagagawa ng Unified Champion sa laban, lalo pa nakasama ito sa listahan ng pound for pound at best of the best boxers sa buong mundo. Bagamat para kay Inoue, isa lang talaga ito sa kanyang mga tune-up fights para sa kanyang preparasyon sa big fights nito sa susunod na taon. At ayon pa nga sa bagong labas na pahayag ng Japanese Monster na kung hindi talaga siya makakasungkit ng malaking laban sa 2022, tuluyan na talaga siya na at sa super bantamweight division para doon ipagpatuloy na gumawa ng pangalan sa bakbakan, kung saan para naman sa mga Pinoy boxing fans, ginagawa lang talaga ito ni Inoue na magbigay ng ultimatum para matabunan ang kanyang kahiyan na nilabanan nito si Aram Depaen na hindi niya kalibel pagdating sa bakbakan. Samantala, sa kabilang banda naman mga idol, Yordinis Ugas pinagmalaki ang kanyang nabiling bahay sa US, kung saan nagpapasalamat ang Cuban boxer sa blessings na binigay sa kanya ng may kapal dahil sa ilang taon na nito na lumalaban sa boxing sports. Sa wakas, nakapagpundar na ito ng sariling bahay, kung saan para naman sa mga boxing experts, literal na nakuha ni Ugas Boy ang ganitong blessings dahil sa huling laban nito kontra sa ating fighting senator Manny Pacquiao, na siguradong kumita talaga ito ng milyones sa laban, lalo pa naman special bonus ito na matatanggap dahil siya ang nanalo sa laban. Ganitong-ganito din ang nagawa ni Pacman sa laban nito kay Adrian Broner, dahil kumita lang naman ito ng $10 million, na kinagulat naman ng maangas na si Broner dahil first time niya daw nakahawak ng ganong kalaking pera para sa isang laban lamang. Kaya kung may isa man siguro na papasalamatan si Ugas Boy, walang iba kundi ang ating fighting senator, dahil sa isang iglap lang na bago ang kanyang buhay at ang takbo ng kanyang boxing career sa bakbakan. Is at the end, and now Ugas goes over to the corner to show respect. Yeah.